dasal lang. Wag mag-give up sa pangarap na makasampa kasi ibibigay at ibibigay naman niya ni Lord eh. Bibigyan ka lang niya ng mga trials na dapat mong malampasan before niya ibigay yung reward na hinihingi mo. My name is Adrian P. Lagoy, 25 years old. I'm from Kamanga, Tukuran, Zamboanga del Sur. I graduated at Misamis Institute of Technology Incorporated. My experience on my inter-island was in Cebu, my company, Cebu Sea Charterers. My vessel was LCT-198, mining trade in Surigao, Hinatuan. Adrian, paano ka nakapasok at nakasampa sa international? Kasi nakita kasi ako ng ad sa Facebook na isang company na gusto nilang mag-hire urgent ng mga deck boys. So ayun, pinuntan ko yung company, nagpasa ako ng requirements. Noong initial interview, nakapasa naman ako, tsaka hiningan nila ako ng BMI. Pasado rin ako sa BMI. Pagkatapos nun, binigyan nila ako ng exam, CBT. Naipasa ko din naman, tsaka at that day, binigyan din ako ng final interview at naipasa ko din, all on the same day. At pagkatapos nun, binigay ko yung mga papers ko and then sinabi lang nila na maghintay lang ako for training at tsaka mga other requirements pa so, kailangan nila. Ilang buwan ka naghintay? I would say two months. Yeah. 2 months sa training, tsaka 1 month after ng training, nakasampa ko. Kung nakasampa ka na, ano yung feeling ng unang sampa sa international visa? At first, feeling blessed ako kasi sa dami nang nag-apply sa company na noon. Isa ako sa napili na mabigyan ng opportunity para makasampa internationally. At the same time, nervous din kasi unang sampa ko international. Kaya di ko alam kung anong mangyayari o anong mga experience na makukuha ko, pero nakapag-adjust naman at nakasurvive ako ng 9 months. Mahirap bang sumampa sa barko? Given naman na sa una, kung first timer ka talaga, mahirap talaga kasi kakapain mo yung trabaho eh. Kasi galing akong LCT, nalipat ako sa container vessel, wala na. Mahirap talaga kasi dapat marami kang ma-observe, dapat marami kang ma-learn. At the short amount of time, dapat makuha mo na talaga agad kasi bibigyan ka na ng responsibilities ng mga officer eh, ng mga maka-duty mo. Nung pagsampa mo, sino ang mga tao na nagtuturo sa'yo, ganyan, na sumasama sa'yo? Nung nakuha ka na experience? Nung pagsampa ko, si Boss Mark, shout out Boss Mark. Nagturo sa akin, saka yung mga OS din, tinuruan lang ako. Sila Ramses, James, at Claremont. Inaagahan ko lang yung yung duty ko, mga 20 minutes before ng duty ko. Pumupunta na ako sa kubyerta para, alam mo na, maturuan nila ako, saka makapagmasid naman din sa cargo operation. Ano ang mensahe mo sa mga nag-a-apply pa ngayon na mga kasama natin? Pag-uwan pa o gusto kong mangarap na ang may papayo ko lang sa kanila is tatagan nila yung loob nila at dasal lang. Wag mag-give up sa pangarap na makasampa kasi ibibigay at ibibigay naman niya ni Lord eh. Bibigyan ka lang niya ng mga trials na dapat mong malampasan before niya ibigay yung reward na hinihingi mo. Kapitan mo lang yung panalangin mo at saka tandaan niyo yung verse na Jeremiah 29:11.
for I know my plans for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Well, nag-apply ko, yan talaga yung pinanghawakan ko na memory verse para kung may dumating man sa na time sa akin na parang nadi-discourage o nanghihina yung loob ko kasi nga sa labas pa lang ng company, di ka na tinatanggap. Yeah. Oh. Kaya may mga times na dumarating yung napapaisip ko, uwiin lang ako. Pero di ako nag-give up at pasalamat din hindi ko nag-give up kasi binigay naman ni God yun. So, mga ilang company kaya yung mag-apply? Marami. Estimated. Lampas siguro 10. Oo, lampas 10. Sa 2 years na span na pag-apply ko dyan sa Manila. Inabot pa ko ang COVID dyan eh. Natambay ako dyan. Pero apply pa rin. Oo. Bigyan tayo ng opportunity. Kaya nga, di lang mag-give up. Bibigay din naman ni Lord. So, pwede ka bang magbigay ng tips sa mga katulad mo kung sila ay sasampan na dito? Tips? Sa unang barko nila, ganyan. Dapat mentally prepared talaga. Kasi di dapat weak-minded yung mga first-timer na sasampa sa barko. Kasi ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Yung, what I mean is, yung self mo lang yung dala mo. At saka yung effort mo na makasampa, dapat kung may marinig ka man ng mga sabi-sabi tungkol sa iyo or mapagalitan ka, dapat di mo dibdibin yun na huwag kang ma-discourage. Gawin niyo yung stepping stone para maging better pa sa susunod na times na magtatrabaho kayo para mapakita mo na kaya mo ding makipagsabayan sa mga nauna sa iyo. At respeto din, respeto. As a deck boy, magkano yung sa dito? Sa deck boy, nasa ranging from 20,000 to 25,000. Diyan naglalaro kasi minsan may expectant man. Hindi pa naman fix lahat kasi may extra. Ano ba yung trabaho ng deck boy? As a deck boy, kung magiging deck boy man kayo, expect nyo na magiging ano kayo dito sa ano. Yun yung magiging kalinis ko kasi yan din yung trabaho ng mga kasama kong mga deck boy din na mga kaibigan ko. Same talaga, naglilinis ng kubyerta. Sa akomodasyon. Pagkatapos nyo maglinis dito, dapat double effort talaga kasi kung gusto mo pang matuto, pupunta ka sa kubyerta para mag-rework. Sa bridge nyo naglilinis? Yes, lahat. Bridge. Lahat. Lahat. Except lang sa mga cabin. Pero lahat talaga, nalinis ko na dito. May plano ka bang maging isang ganap na official o baka sa maging isang design? Kung may opportunity, bakit hindi? Kasi mas malaki sahod eh. Pero sa ngayon, ano muna ako, step by step muna pagkatapos deck boy. I hope maging OS, sunod sa OS, AB, ang boson, if possible, mag-exam tsaka maging third officer. And someday, if ibigay ni Lord, maging captain of my own vessel. Tulad na saan ba? OS na? OS. Sana OS. Lalaki na rin yung sahod. Yes, sir! Yun naman talaga yung goal natin, yung sahod eh, na lumaki. Sayang din naman kasi sa napansin ko dito, deck boy OS, parang ano lang yung trabaho. Parehas lang. Kasi tatrabaho din ako sa ano eh. Sa operasyon sa puerto, sa cubierta day work. Yung lacking ko lang is yung experience tsaka yung mga basic knowledge pa na kailangan ko pa talagang matutunan. May natutunan din ako dito sa 9 months ko, pero I think mas may matututunan pa ako next contract. Container vessel ba? Mahirap na sa container vessel. Lalo na dito sa feeder type vessel. Mahirap pa. Para sa akin, una, mahirap kasi marami moving parts yung ano, cargo operation eh. Titingin sa kung sa gangway ka, sa yung cargo mo yung gangway natin, babantayan mo yan kung para di masagasaan ng port crane. Magbabantay ka rin ng ano, ng high tide and low tide. Babantayan mo kung lilipat ka na naman sa ano, sa deck, kung saan yung cargo operation, babantayan mo yung mga container, especially kung
may dangerous goods tayo ng mga cargo. Kasi dapat may ano yan eh. Dapat memorize mo rin yung IMDG code natin. Dapat memorize mo yung mga codes niyan eh, mga classes. Dapat memorize mo yan. Ako, di ko naman yan memorize pag sabak ko. Wala akong alam. Ano ba yan? Anong number yan? Pero as time passed by, na-memorya ko na. Kasi tinuruan man ako. Dapat bantayin mo yun. Dapat may proper labeling. Kasi pag may kargada na walang proper label, di man yan tanggapin sa next port. Bawal yan, buliliyaso yan, baka mapauwi ka pa. So dapat bantayin mo talaga yan. At saka yung mga manual tislocks, dapat nakapasok talaga ng maayos yun sa mga corner casting ng container. Yung dapat walang damage yung container, walang butas, at wala talagang damage. At saka sa lashing, kasi kami din yung lashing dapat. So mahirap ba sa lashing? Noong una, mahirap naman talaga. Kasi mahirap in the sense physically ba? Nakakaano eh. Talaga ka nagbubuhat. Hindi ko nga yan mabuhat-buhat noon. Pero about matagal, nagkaroon ka ng mga technique paano? Yeah. Siyempre, ginagamitan natin yan ng mga ninja technique. So, as a seaman, ano ang pinakamagandang nangyari yun? Or anong magandang experience na sa kontrata mo ngayon? Sa akin talaga yung pinaka-valuable na nakuha ko sa experience na ito is yung knowledge. Yun talaga, yung madadala ko next contract. Yung about sa barko, yung mga gagawin mo. Yung, kasi nung pagsampa ko dito, bago. Parang zero pa ako eh, kasi di ko alam mo. Ano ba yan, di ko naman yan alam. Kasi wala naman yan sa Inter Island. Pero nung naglaon dito, mga 3 months, 4 months, yun na, doon na, nakapa ko na. Nadahan-dahan ko na ang kapaan. Hanggang sa natapos yung kontrata ko. Doon na, di ko naman masabi na na-master ko na talaga kasi una ko pa lang eh. Pero, I think next contract, kakayanin ko na. Shoutout yung pala guys sa school namin na graduatean sa Misamis Institute of Technology Incorporated. So, parehas kami ng school guys. Yes. So, maliit lang talaga yung mundo at nagkasama kami dito ngayon sa barko. Hindi talaga sa eskwilahan yan kung pinagbabasehan para makasampa ka. So, nasa sipag at syaga lang yan at diskarte para makasakay sa international vessel. So, hope yung mga nag-aaral pa dyan or nag-a-apply, tiwala lang kayo at dasal. At kailangan din talaga yung may experience na inter-island vessel eh, kasi yung ibang company nagtatanggap yung may 1 year mas advantage kasi sa resume kung makita nila na may ano ka pala, experience ka pala 1 year. Lalo so hindi ka talaga zero. Company namin may kailangan may 1 year experience ka, tapos above 2,000 gross tonnage yun yung hinahanap nila eh. So tsaga-tsaga lang, tapos yun, wag lang susuko sa pag-a-apply. Shoutout MIT. Ang dalawang product nyo na estudyante yan dito na. We are MITians. MIT lang sa kalam. Para mabisi ka po. Baka magpangita kayo. Allah. Padala na lang. Na yun. Babalik ka naman dito eh. Babalik ko. Yan. Ping. Bye-bye. Balik dire, balik. Good bridge. Bye-bye motion. Yeah, napingin. Hindi kayo sa mislingan naman ito. Oh, George. Bombom na yun. Up, ha.